Crazy Bambi. Para dito sa champion pool na meron ang side of Skida. Mm. Eh maganda to ha, kung magkakukunin nila to si Bambi. Kasi si Lilia. O, kasi si Lilia. Kung mag-draft sila ulit ang Skida na mga in-your-face, isang patulog lang ng isang Lilia. Alam mo naman yung paikot-ikot niyan eh. Mayat-maya. Pwede sila kumuha ng, kung may patulog na sila na isa dito, pakiramdam ko, kuha sila Zoe para super tulog. Ay, oo, no, busy no? Bukas na. Kasi kapag ka kasi isa lang, nap lang tawag. Ay, pagka, kapag ka dalawa na asleep. Power nap, na. Sleep na. Kala, sleep power na nap po na eh. Sleep na pala yun. Okay, saya. Saya, may kita na rin. May Featherstorm, so medyo, meron siyang extra layer of protection. Yeah. At least nakakita na tayo ng ibang mixture ng ADC. It's not all about Ez, it's not all about Gorky or Zeri. Pero ngayon, Akali, kay Efren Bata kaya to. Efren Bata? Pwede, pwede kay Efren Bata na yan. Nagigits ko yung sentiments mo dito eh. Pwede rin siya somewhat top lane eh. Oo, pero kasi if you would go up against a Garen, kahit patoy mo ng 10 shuriken niya, boy, kanino, yan. Parang hindi ko i-wish yan kahit kanino na. Oo, oh, totoo, totoo. Boy, dahil ginanito mo ako, sana kapag nagkakali ka sa top lane, makatapat ka ng Garen. Hindi ko sasabihin kahit kanino yun, pre. Grabe parusa naman yun, no? Hindi ko i-wish yun sa'yo. Oh. Kahit mag-away tayo. Oo, oh, hindi, hindi. Oo, wala, hindi. Never. Pero tignan natin ang mga susunod na banning ngayon. Masyado ka, maganda na eh. Yung side ng UATH, may kunat ka na, may CC ka na, may safe na ADC ka na. Ano yun? Hindi ko yung siya yun. Si Bossing! Si Bossing. Bossing! Pero Ornn and Galio, dalawang Brusco. Oo. Oh, tinanggal dito. Long range siya mga yan, ha? I'm getting the idea kung bakit nila tinanggal yung Galio dito. Kasi kung iisipin mo, that's extra layer of protection for Saya. Given that meron siyang Featherstorm. Mm. Dalagdagan mo pa na isang extra layer of protection. So, kumbaga, tsaka sakop yung buong shroud ng Akali. Oo. Tapos si Sibrom. Ito, medyo matagal ko nang hindi nakikita. Ito, ngayon lang ulit. Pero parang feeling ko dapat Lucian kung ganyan rin lang eh. Pero okay din naman dahil meron naman sariling attack speed. The golden duo days. Yung natoprock yung pagkasip blows mo. Pagka may Brome, Lucian agad yung kasunod nun. Kasi ang bilis mo stun. Oo, light slinger lang. Isang piercing light, double attack. Relentless pursuit, double attack. Wala na. Wala na. Tulog ka talaga doon. Pero ito na nga. Gusto nila i-bypass yung safety dito, paring batters, ha? Aatrox and potential Kha'Zix for isolation. And maganda rin sagot to kasi bago pa makapagpatulog yung Lilia, pwede na nilang i-burst down. Well, actually, it's a good starting din. It's a good burst mechanic din para kay Aatrox lang. Para kay Saya. Kasi kung isipin mo kung mapipilit mo lagi yung Featherstorm ni Saya, hindi mo na kailangan isipin eh. Pwede mo sabihin na parang, di unahan mo, talunan mo, takedown mo agad. Pero sometimes that doesn't really work. Oo, totoo. Yung ganung klaseng mentality. Mas consistent ang mentality na kapag tumalon yung Kha'Zix, binurse down yung Saya, ang magagawa niya, mapapagamit niya yung Featherstorm. Para doon sa next engagement, wala nang Featherstorm na kailangan isipin pa. Ma-force out lang. Pa-cooldown lang yung goal nila dito. Pero Irelia on to the mid lane. Laban sa isang Akali. Support Gragas sa makikita natin ngayon. And I think this is much better. Kind of forcing out din yung Featherstorm in exchange for an explosive cask bago pumasok si Fate. Pero kailangan natin batayan dito is yung Garen din na magiging panggulo din sa mga team fight. It's a Garen is a simple hero. Garen is a simple man. Simple man, simple hero, simple champion, whatever it is that you want to call him. Pero para sa akin kasi ano lang siya, straightforward eh. Pagka may assassin na makulit, may mage na makulit, silence, ego, burst. Babad mo ng konti, tapos Demacian Justice. Gumaganon yun eh. Gumaganon kasi yun. Gumaganon yun, sumisigaw yun eh. Kasi ako, kaya ganon yung narinig ko.
mababa lang kasi yung volume maglaro. Parang pausin. Oo, pero wala tayo magagawa. Ganun ako maglaro. Oo, oh, eh, trip mo yun eh. Hayaan kita dyan. Oo. Pero, ayun na nga, eh, you clearly have to see may burst eh, no? Possible yung katapat dito. Ang pinakamahanap niya dito, ang pinakamashutdown niya talaga dito, if ever, with that silence, is yung Akali. Alam naman natin na very reliant ang isang Akali. But at the same time, it actually stops a lot of the initiation capability, or counter-initiation capability na possible gawin dito ng side ng Skida. Mm, Skibidi Skida. So, ngayon, may... Skibi. Skibidi Skida. Edgeries. Kaya natawa si Skibidi Edgeries, par. Wala, par. Kasi alam ko naman. Kahit hindi ka ba nanonood ng Skibidi sa YouTube? Ganun ang ginagawa namin mga bilay eh. Ng mga Gen Z ngayon, oo, par. Oo nga, par. Yung mga Gen Z na yan. Ka-gen mo pala si Infinity. Yung favorite namin panoorin ngayon, Infinity. Oo, pre. Alam mo naman si Infinity eh. Mga Skibi boys ka nga rin. Oo, mga BGC pare. Okay, si Jelly ang lalaro ngayon. May nawalang isa, nawala si Lonesome pre, nalungkot. Mm-hmm. Pero si Jelly ka, oo nga. Jelly is. Pero siya yung mid lane ha. Oo pre, Irelia yan ha. Irelia. So, siya ang tatapat dito kay Efren Batake. So, talaga naman natin na hindi din to basta-basta mag-burst down ni Efren Bata. Ano ba yung lane pre, oh? Si Israel ang tumabat kay Kagawad. Oo nga, tapos ang kasama dito ni Arisen, si Chicken Joyer. Baka kasi pre, I mean, gets naman, no? Alam nila na medyo losing in lane, lalo pat Ezzy with the poke. And then yung engage ng body slam, mauna lang sila mag-level 2, pwede nga nila maging solid na target itong si him. So, a good change ng UAPH, identifying the problem. Pero yun nga, no, medyo magiging shock absorber muna si Yuseng. Nakikita naman natin dito na at some point, alam natin ba, pag-farm pa rin si Yuseng dito. Hindi naman siya totally ma-shutdown talaga, pero he has to be ready. And if ever man ma alam mo yon ma-dictate niya or ma-set up niya yung sarili niya into securing yung kanyang early levels dito para kay Yuseng, mas nagiging mas madali i-take down si Zen Mode. No, mauna lang siya mag-level 6 pero ngayon tatlo napapaligiran ka na namin. Sumugo ka na. At Chicken Joyer will go down. Dito siya ang ating first blood of this game. Irelia Akali doon sa may gitna ay pantay ang kanyang lane. Meanwhile, si Ez talaga hindi talaga natatapos ang kanyang ano eh. Uy. Ang kanyang mga gawain dito eh talagang tulak mo lang talaga yung ano eh, tulak mo lang yung minion wave doon sa ilalim ng torre ng kalaban. Nahihirapan din kasi yung Garen na lumas hit. Wala eh, napopoke siya ng mystic shot kahit normal attack nga lang. And ang difference ito yung turret plating na nakukuha nga ni Zen Mode. Ito na si Efren Bata Reyes, the magician. And they're trying to take Garen down. Napakababa din ang buhay niya. So it's very much logical to do that. But at the same time dito, kung iisipin, na possible na rin sila mag-swap ng lane dito ni Zen Mode. Yun lang. Nagkakahanapan. Inalagad. Featherstorm will be used. At drowsy dito, nakatulog. And inikutan ng kakit. Naku po, lilting lalabay. Kaso, true shot barrage. Hindi rin tumama, kuya mo. Arisen, gusto niya ng ibagsak ang explosive cast kanina. Kaso, wala. Medyo naalangan. At kailangan rin niya muna magmamba out dito. Inikutan lang dito eh, no? Asleep. Oy. Tapos biglang inikot ka sa gitnang gitna. Wala pa pala siyang explosive cast. Kinaantay niya siguro ng XP sumabog kanina. And Fate 1. Actually, going for a vertical jungle dito. Umakit siya ng onti doon. Kumbaga sabi niya, ang dami mong ginagawa sa taas. Masipag ka. Daig ng masipag. Ay, daig ng madiskarte. Masipag. Ngayon, dinidiskarte yan. Diskarte yan. Ibig na sabi niya. Kiniipis na. Uy, kunin ko na lang. Oh, tatanda mo ang ipis ha, napaka-discarte yan. Oo naman. Ipis ang nag-ahanap ng kanilang ano.
Hoy, pero magkain. Alam mo, si Efren Batakis dito, napaka, Leandris ang kanyang gamit dito. And, hunting guys, babunta ka Leandris. Oh, hunting guys. Well, actually, Leandris nga yung bibili niya. Hunting guys ang hawak-hawak niya ngayon. Or rip walk. Basically, ang pinaka mangyayari dito is, kumbaga, for Efren Batakis, tingin ko ang pinaka magiging target niya dito, possibly, is yung Linya. Oo, pwede. Ayan na, lumipad. Pero ito na, ang laban na hinahanap kanina pa dito ng UAPH. They really want this fight. Dalawa ang tumba sa side ng Skida. Hindi pa ready si Efren Bata. Wala pang damage, pre. Apat yun, oh. Delix ka dyan, Kuya Calm. Easy lang, boss. Dahil yung apat na miyembro na to, 20 seconds bago magka-dragon. Aabot naman tayo sa timer. So, buhay ang mga taga-Skida. Habang yung UAPH going for the reset with their timers. Kaso dahil nga medyo na-late sila ng recall, mapupunta na ang first step sa UAPH. But, if you would look at the grander scheme of things here, yes, nanalo yung UAPH, but they really have to find a way to stop Ez from farming. True. Kanina pa ito eh. Kumbaga, kanina pa siya nakakuha ng plating, kanina pa na set up yung sarili niya. And right now, a very easy, non-contested Mountain Dragon onto the side of Skida, yun lang naman. Explosive cask lang ang naging kapalit for Dragon. So hindi na rin naging problema, hindi naman nila kailangan ng kill, kailangan nila lang mag-invest namang advance. At titignan mo, meron na tayong Caulfield's Hammer at saka tier stacking ng isang Ez. Lamang lang naman siya ng 500 pero still a good spacing compared nga sa UAPH na nangipag 2v2 sa top lane. Mm-hmm. And there's a lot of objectives going to the side of Skida. Dito nagkakaroon ng problema inside ng UAPH. Mm. Kanina, lakas talaga nila sa mga laban, sila yung nananalo, sa mga skirmishes and all that. Pero, they just can't seem to fight for the objectives. Yes. Hindi nila natatime na yung laban na tinitake nila para sa objectives. Mm. Kumbaga, normal na skirmish lang, so wala silang take out. Kaso ngayon, they're going to take out completely. Si Jake and Joyer, gusto lang naman talaga nila bantayan ng tuluyan itong Tore. But at dive, nag-work dito, Hikari, running low, two-shot barrage, hindi magko-connect. At mukhang ito na ang unang Tore para sa side ng UAPH. Pero yung midlane na, tinachani-chani, unti-unti dito ni Ez. Doon sa may baba, meron ding trade na magaganap. 300 Uy! Ang buhay dito, mga kaibigan, ng Tore sa may gitna. And this might be the next target for the side of Skida. Grabe, flash na may kasamang Vanguard's Edge. Para lang gulatin dito si Zen Mode. So, nakailangan rin niya i-trade a flash and the Arcane Shift para makakagawa ng espasyo. Ito may gamit nung Lilio. Apat na libro. Ay, pre, mahilig magbasa yan. Oo, bookworm. Siya tawag sa kanya, bookworm. Kaso, usa siya yung book deer. Ah, tama. Book deer. Hindi naman siya worm eh. Oo. So, kapag ka tao ka, tawag sa'yo, bookman. Bookman. Oh, tama, si Electric Man, si Inti. Tapos Bookman. Si Electric Man, si Inti. Si Jim Man, si Giyang. Oo, oh, si Giyang. Oo, oh, nga. Si oh. Jim Man. Pili ka, Jim Man o Jim Boy? Oy, pero si Kaya dito, kamunti ka na mauli, ha? Op! Pero hindi pala kamunti ka, hindi mauli talaga. Sinabi ko sa'yo, ang mga Apex madidiskarte. Si K6, at dito, naghahanap ng pwesto. Susubukan niya kung may mapipick up pa ba eh. Wala, may nakita siya ko sa'yo. Yes, 2v1. 2v1. Exhausted. With the 2v1, with the magician. Ganyan. Oh, wala. Mukhang abort mission. Si Efren Bata, hindi siya basta-basta magician. Kailangan maging magician ka dito. Ready, oh. Tumutubiwan. Chicken Joyer. Delikado yan, Sander dyan. Si Yuseng, pinapalo-palo yan. Sabi niya, pre, nakuha ko na boom item ko. Winantry niyo ako, ha? One-try pala. Wala. Yan, kaya namin kayo. Patulog. Good night! Kaso din si Fate 1! Uy, pero Fate 1, actually trying to make this work. Sana makakuha pa daw sila ng isa dito. At tumatakbo, lumalaban, and Chicken Joyer, talagang kinusokop niya lahat ng damage ng Lilia. Sa totoo lang, boy, pareho sila masakit eh. Oo nga eh. Kaya kailangan mo talagang piliin kung mag-i-engage ka o i-commit mo yung mga skills mo. And sa tagal ng laban na yon, dahil makunat nga itong dalawang top laner natin, si Zen Mode, nagkaroon siya ng espasyo. Hindi man tumatawa may two-shot barrage niya. Pero knowing na spacing ito para sa kanyang team, nakuha na yung mid lane tower.
It's all about the map now for the side of Skeeda. Whatever it is na nangyari doon sa mga early pickups na nagawa ng UAPH and especially yung mga skirmishes na tinake nila, the fact of the matter is, hindi sila nakakuha ng, alam mo yun, hindi sila nakakuha ng mga torre doon. Yes, nakuha nila yung top turret, but that's in another story din in itself. But, then again, kung tinignan natin yung grander scheme of things right now, bukas na naman kasi yung gubat ng UAPH. Tandaan natin, na nung nagbukas yung gubat nila ng game number one, that's when trouble started para sa team nila. I know you were trouble when you walk in. Oo, sabi ni Taylor yun. Oo, pre. Taylor Lautner. Si Eliza. Ay, Eliza Taylor. Si Taylor pala. Ay, siya pala nagsabi noon. Akala ko kung sinong Taylor, pre. Siya pala, no? Shoutouts of the mods. At ngayon, may kita mo naman ngayon ang pwesto. Dahil Infernal Drake ang paglalabanan, imposibleng hindi kumpleto ang tropa. Kalat-kalat ang Skeeda, pero di ba makikita kung nasaan ang UAPH? Ganda ng pwesto ng Efren dito. Kumbaga, nilalaro niya eh. Kumbaga, binibait out niya yung mga members eh. Kung may pupunta sa akin at mag-commit. Oo. Ayun na, tansyado yan. Oy, pero yung... Ay! Nastansyan o! Actually, nastansyan lang with the explosive cask. Ang daming ginamit dito. But now, the ultimate coming out from the Aurelias. Palong-palo na. Going out. Pero hindi na kinaya ni Efren Bata Reyes dito na mag-commit pa. Dahil nga masyado nang malalim dito yung members ng UAPH. Pero nakakatakot kasi Riftwalker hunting guys Oblivion Orb. Sobrang dami na ng damage siya pwedeng mailagay dito plus sa survivability na pwedeng mailagay sa isang Akali na tumagal sa laban at makapag 5-point strike lang continuously. Habang si Fate kanina, na-stun lang siya. Pero tinatansya na niya eh. Nung Void Assault, may Taste Their Fear at may Smite. May na to. No, Enelor na. Needless, ano yan? Needlessly large rod. Oo, naka-needlessly large rod na. Kapag ganyan, alam mo nang masakit na yan eh. Papunta na yata ang Raba dun sa eh, no? Pag nagkataon, lagot ka talaga. At actually, hindi niya ano eh. Hindi niya kinukompleto yung mga items. Well, Chapsuy lang eh, no? He has one completed item on the side of Efren. Riftwalker lang. Pero after that, yung hunting guys, still hunting guys. Maybe he just needs burn lang talaga. Na burst yung minus regeneration, whatever it is na ginagawa nito. But the needless large rod is there. And definitely, this is going to be trouble para dito sa mahuhuli. Looking at Rans na nandito, wala pa siyang kahit anong... Pwedeng ano eh, pwedeng panglaban talaga dun eh. Damage lang siya. So definitely, France needs to look out kasi may pakiramdam ako, hindi magdadalawang isip si Efren Bata kaya sa kumasakit. Oo. Once na makuha nila yung setup na gusto nila, and even Garen, tignan mo si Yu Seng. Black Cleaver ang inuna niya, although meron siyang Bramble Vest, so anti-heal din naman. Somehow, pero yung damage kasi ngayon ng isang Ezreal, yung si Zen Mode. Si Saya din eh, no? Oh. Ang uno-una niya, Bloodthirster. Protektado. Sa mga unang panahon, wala, ano ba yan eh? Kumbaga parang, ano yan? Sisisihin ka pa yan. Di ba bakit ka nagpa-Bloodthirster? May damage ka na ba? Gumagano pa yung mga tao na, alam mo, titikas eh. Ngayon dapat talaga, IE daw, no? Ngayon talaga, pagka mga ganitong lineup, nagmumukha na siyang necessity dahil sa mga... May Akali eh. Sa mga gamit and all that. So, kumbaga parang you need to make sure na nagsusurvive ka before ka maghangat ng damage. Dati kailangan mag-damage ka bago ka maghangat ng lifesteal. Iba din yung comp ngayon na mas apparent yung mga tanke compared sa mga conservative support. Nami, Janna, Lulu, di ba? At some points, may intindihan mo din na limited lang din yung damage talaga nagagawa nila. Ito na, laban so, na naman. If you survive through that, magiging mas madali yun sa'yo. Pero si Akali dito tumalo na, Efren Bata Reyes! At ang paghapon ng mga member dito, inuubos! Yung Kha'Zix tumalo doon sa likod. Ang sabi niya, Chua! Nine ball! Uno mo yung nine ball! Nine ball! Taking down everybody sa side ng UAPH. 9-7, Skeeda na unguna. Baron, ang kukunin na rin naman nila dito. Ace kaagad within 13 minutes. At ito na nga yung nakakatakot sa isang Akali 2-1-5. Ramdam na ramdam yung sakit na dinadala niya doon. Baron is taken down. Skeeda is aiming
probably aiming right now, Osiris, natapusin na lahat ito. Pwede, pwede. Isang maling team fight pa ng UA. And kita mo rin naman yung split push na pwedeng ilagay ngayon ni Efren Batares dahil nasa kanya na ang sorting hat ni Harry Potter. The Rabadon. Dead cap. It's Rabadu, not Rabadon. Rabadabangong. Rabadabangong. Tama yung barrage. Oo, pre. Pinarangan yung pinto, pre. Ito chewing gum, pre. Wala eh, ganun talaga pag may pinto eh. Napapasok na to. Kumakatok kasi muna dapat. Hindi na magdadalawang isip yan. Never na magdadalawang isip. Lagi ng palaban. Batang palaban. Oh. 100%. Asa na yung akali natin. Oy. Gumagawa siya na sariling yung daan. Ayan na ang final boss. Ay nandun na. And Chicken Joyer is now out. Kalahati lang ng buhay ng Torre ang nawala dahil doon sa may dinosaur. Pero kung titignan, si Efren Batares talaga dito, nagaanap siya ng mga opening. Oo, oh, you know, inaanguluhan niya kung saan pwede lumusot yung mga shuriken flip niya. Jelly really is trying to find yung pinaka-idea. It's the Triforce, the Witch's End. The Gargoyle Stone Plate. Tsaka yung Gargoyle Stone Plate. Ayan o, diba? The Gargoyle. The Gargoyle. Gargoyle. The Gargoyle. Gargoyle Stone Plate. Baga, kailangan lang talaga niya dito is magkaroon siya ng onting kunat just to deal as much damage as possible. Kailangan niya rin kasi... MR din naman yung ano. Oh, yung Witch's End. Attack speed at tsaka MR yan. Tapos... yung stacking kasi ng Ionia's Fervor yung matagal eh. Yung unique passive niya para makakuha siya ng solid na lifesteal. Oops, nabulilyaso ng raid boss. Tatlo yan, boss! Pero napakaganda na huli na nagawa nila dito. Pero pumutok lang din na parang balloon ang isang Aatrox dito. Wala, ang bilis eh. Medyo minaliit niya eh, no? Although na mali lang din ang timing. Dahil nasa vicinity naman yung ating duo bot. And malapit-lapit lang tong si Fate One. Kaso, yun nga, no? With the damage na meron ngayon, ang UAPH, yung ating Lilia, Leandris na yan, na may Rift Walker, tapos meron na naman libro. Oo, Rabadon na din. Ayun, tinapos na. Rabadabadon. Rabadabadu. Rabadabadu, Rabadabadon. Si Flintstone pala to. Oo, pero alam mo sila Zen mode dito. Same lang din yung ginagawa nila eh. Tore lang. Kida, they can find an opening but they're not even panicking. Yeah. Kaya parang alam mo yung idea na okay, ayaw nila magpahuli, napakaingat nila. E di, pwersahin natin silang gumawa sila ng mga mali. Oo, antayin lang muna natin, lalo pa 20 tsaka seconds. Tsaka mamimilitan din naman sila lumaban eh. Oo. Kasi palabas na yung Baron objective eh. Wala silang magagawa dito eh, pushing yung wave. May kita mo yung pwesto ni Chicken Joyer. Nasa baba. Mapabayaan lang to. Pwede niya tapusin mag-isa yan. Oh, ano yun? Si, ano yun? World Breaker. World Ender ba yun? World Breaker. And Garen needs to find possibly etong si Akali na mag-commit talaga siya doon sa may loob ng backline ng members dito na side ng UAPH. Possibly si Aatrox din ang talagang kailangan niyang ayun, hinarot. They have the capability to take down yung mga members dito ng side. Ay, saba! Ng Shida, pero sabi grabe ni Shida, wala naman kami pakialam kung may capability kayo eh. Basta kami, mag-overextend kayo ng onte, tapos tong laron to. At tinapos na nga nila ng tuluyan, nasa loob na ngayon ang Shida. Nagmamarcha na rin ang mga minions. Meron namang Swirl Seed. Kaso may papatulugin kaya sila, focus lang tayo sa goal. Torre muna ang uunahin namin at unti-unti na rin sila uubusin. Lilia, tumba. Hindi na kinaya yung mga setup, hindi na kaya yung damage na binigay dito ng side ng Shida. Oy, grabe talaga! Damagician! Napuwersa niyang gumamit, napuwersa niyang ma-zone out yung mga members, and with that, Shida gets the 2-0. Match point para sa kanila to get into the semifinals. Alam mo, Osiris, is this going to be another, hindi naman sweep, pero another 4 games? Mababaliktad nga ba to ng side ng
ng UAPH dahil magka-caster na ulit si Infinity. Oo, yun yung sumpahan nila. Oh, sumpa, anong oras si na rin kasi, no? Tuloy na kaya natin para sure. Na pero we're actually interested kung ano yung adjustment na gagawin ng UAPH dito. Let's head into the highlights para makita natin yung mga nagawa din ng side ng UAPH na, alam mo yon, kailangan nilang pagpatuloy. Oo, may mga maganda naman sila nagawa. Actually, 2 consecutive games na yung early game nila, dikit pagdating dito against si Skida. Ang problema kasi dito, Butters, yung late game. Once na makukuha nila yung power spike nila, 2 beses na to, una kay Vladimir, pangalawa sa isang Akali. Once na mag-scale na yon, nagiging problema na siya, pwede na mag-playmake si Efren Bata ng ilang beses sa buong duration ng clash na yun. At yung sinasabi natin eh, the mere fact na naglaro dito si Helios, one of the very best totoo. That mid lane sa Pilipinas, makikita mo na nandyan pa rin yung bangis eh, nandyan pa rin mechanics yung galaw, yung mechanics, nandyan pa rin. Doon pa lang sa huling laban eh, yung mga ganyan-ganyan niya. Parang ganyan ka gumalaw, Butters, eh, no? May mga binabato, papasok. Pag nakita mo akong mag-akali, kala mo, nagda-dash in ako kung saan-saan, eh. Pag ako nag-akali, 5 tao din na-dash in. Ay, grabe ka pala. Sila pa takot. Ay, grabe. Ganun yun. Hindi, pero, considering that, yung mga efforts dito ng side ng UAPH was thwarted by the side of Skida, you have to realize then the one of the main ideas dito ng lineup talaga ng Skida is to just let the mid laner and the ADC scale. Pabayaan si Zen Mood. Pabayaan yun lang sila. Tumatagal yung laro at gusto nila traditional game ng League of Legends, let's give them a traditional game of League of Legends. Kaso talagang iba yung nagiging macro nila or late game. Pero mas marami pang sasabihin ang dalawang nagigitingan at makisig nating mga tropa dyan sa kabila sa ating mga host, Infinity Giyang, kayo na. Naku, 2-0 na ang pinapakita dito ng Team Skida. And match point na nga sa series, mga kaibigan. Dito naman tayo sa hosting desk with Giyang and Infinity. Parang hirap na ito para sa FAPU-APH. Parang man naging mas maganda yung game number 1 nila compared sa game number 2. Medyo nahirapan. Oo, medyo nahirapan sila dito. And I think their composition still played a bit right sa comp ng Skida. If we're gonna look at it, Garen, Lilia, Irelia, Braum. Kung tutusin, Skida, nag-double assassin sila. Napakalakas nito in terms of the squishy targets na si Saya. Right? So UAPH, gusto na lang i-hinder yung lakas na to para mag-all in terms of that full frontline type of composition. Pero ito yung naging mali. Ito yung naging kryptonite kung tutuusin sa composition ng UAPH yung Gragas. Kasi itong double assassin na to, malakas to in terms of isolation fights, in terms of isolated na ganks. And Gragas just enables you to isolate a target immediately. And kapag isolated na, ang dali na talaga makapag-pop in dito nila Fate, pati nila Helios, diba? Si Efren Bata, Reyes natin. Pero pag tinignan natin ang damage Infinity, ang dahil nung nabilang dito ni Franz, kasi early game pa lang, diba, nakikita natin, dumadalaw na siya, dumadamage siya, binibigyan niya ng takot onti dito yung Skida, pati sa mga team fights, diba, nakikita natin, ganda ng mga setup niya, pero kulang. Yun lang naman talaga kasi magiging dependency ng UAPH. Kung sabihin natin ulit, puro frontline ang lineup ng UAPH. Yep. Braum, Irelia, Garen, Lilia, humaharap na niyan eh para makapag-deal ng damage and makapag-sleep. And I think that's really important to take note of because right now, pag hindi nila lagyan or maging dependent in terms of damage itong si Franz, si Saya na lang matitira and hindi ito sapat. So kailangan nila magkaroon ng damage in terms of jungle and in the bot lane. Yun yung mahirap eh kasi yung Saya hirap siya sa Aatrox, sirap sa Kha'Zix, sirap sa Akali, syempre. And even nga dito sa Ezreal ni Olexite, hirap na rin siya. Especially on the 1v1 dahil sobrang hassle ng poke na isang Ezreal. I think it's a composition, definitely na talaga na fully utilized dito ng Skida. FAP-UAPH, they had a really good composition. It does work to some sense. In terms of execution, they did try to make it work against them. Nasa kulang, ang ganda ng macro na pinapakita dito ng Skida, ang galing nila mag-force ng reaction sa UAPH.
and to force them to actually make a mistake, kasi dun sila magse-set up, lalo na dito kay Arisen. Ang ganda ng mga huli niya sa kanila. Yeah, and I believe if we're gonna look at it in a bigger perspective, and if we can change one thing for the side of UAPH, pag wala yung Gragas sa side ng Skida, mas mahirapan dito ng bahagya ang lineup ng Skida to be able to execute this double assassin type of composition without any opportunity for them to isolate a target. Kasi kung titingnan din naman kasi ang composition ng UAPH, they have Irelia, they have Braum, they have Lilia, they have Garen. These champions can straight out in the front lines to go and set up those plays. Crowd control, may silence din naman si Garen to actually put up, become that catalyst for the rest of the crew to follow up. Tapos pag tinignan natin dito Infinity yung Goldcraft, una, medyo nakaka-pressure dahil kay Franz. So, medyo lamang ng gold dito yung FAP-UAPH. Kaso nga na, no, pagdating na ng objective, nakita nga natin, Skida, naka-double objective series, sila nakakuha ng dragon, sila pa nakakuha ng hextech natin. Tapos dun na, dahan-dahan, and ito yung maganda sa Skida kasi, even though they have the lead, they don't really do anything that is too risky. Hindi sila gumagawa ng too flashy of a play. Alam nila talaga yung paano yung winning condition nila. Alam nila kaya naman nila maka-force ng mali dito sa kalaban nila, maya't maya.